Alright mga boss, ano, to, so tatanggalin natin siya ngayon. Papalitan natin itong binirahan natin yung apat. So samahan niyo ako sa ating experiment ngayon, no. Yung venturi natin is binirahan natin yung apat. Tignan natin kung kayang supplyan ng power nitong hydrogen yung ating makina. Alright, so tanggalin muna natin. Actually, niluwagan ko na ito eh. So, para mabilis. Dahil ang mga video apps ngayon, kailangan 1 minute lang ang video mo eh. Okay, so, ngayon, tanggalin natin. So, we're trying to figure out how we can possibly use, hindi na siya hybrid, pure hydrogen from water. Alright, so palitan natin siya. Ilagay natin ay puro na itong venturi ay lahat ng butas sarado na. Alright, the whole point, the idea is that ang mangyayari nito is yung primer na lang ng gas ang gagana at saka yung idling niya. Okay, so ganun na lang. So you can just imagine kung yun na lang ang gagana, and then yung hydrogen from water na ang magpa-power sa ating engine. Okay, using this carburetor. Okay, mumodify natin yung carburetor niya. Pero siguro sometime pag medyo may time pa, lilinisin ko rin yung intake and exhaust manifold kasi parang madumi na rin. So ito, bilisan lang natin kasi ang YouTube shorts is only 1 minute. Okay, ano, tanggal na natin and then iangat natin, ano, so you can see. So makita nyo talaga na ang venturi na inilagay ko dito ay nakatakip na ang, so tanggalin natin yung venturi, no? Palitan natin itong venturi na apat ang butas niya ay sarado na. And then paandarin natin siya. Tingnan natin kung makakaawang dun sa pataas papuntang gate. Kung kayang i-power ng hydrogen. So, kung kaya i-power ng hydrogen, mas maganda, no? Matipid tayo kasi ang ginagamit na lang na gas is yung primer and yung idling. Okay, ito. Ayan, tinanggal na natin, no? Yun, makikita nyo. Barado rin, ano? So, tignan ninyo, makikita ninyo na isang butas lang itinira ko dyan. Okay, yung pinander natin siya kanina. Alright. So, ikakabit na natin itong, okay, yan, okay. Ito yung tinanggal natin. Ito yung kakabit natin na sarado na lahat yung butas. Okay. So, ikabit na natin siya. Yan. Okay. And paandarin natin siya mamaya after na makabit uli para makita natin result ng ating experiment if the venturi is not yielding a gas. Okay, kung ano mangyayari if we can still power the engine with the hydrogen from water. Natin. Tignan natin, okay. Samahan nyo lang ako lagi sa ating experiment, ano? Kasi wala namang ibang gumagawa nitong experiment na to. Dito sa buong Pilipinas, wala kayong makikitang gumagawa ng experiment na to, no? At kahit sa buong mundo, tignan nyo sa YouTube, maraming mga magagaling na mga ano doon, okay. Pero walang ganitong ginagawa, okay. So, tayo lang gumawa nito. Kaya yung ibang mga mapapanood ninyo na gumagawa ng mga hydrolyzer,
But then sabi nila hindi naman daw nakakapag save ng fuel, it's because they're not actually modifying the carburetor. So ganun pa rin yung kain ng carburetor. Pabalik na natin ano. So talagang hindi magiging successful, hindi talaga makakatipid sa gas pagka ganun. Right, balik na natin yung mga tornilyo niya. Okay, and then paandarin natin siya. Tapos kailangan ito sali-salisi. Actually ito yung mga screw, tinatandaan ko yan, naka line up yan, so that kung ano yung screw tinanggal natin dito, yun din ang ibabalik natin. Okay, so ganyan dapat tayo kamitikuloso para hindi magpalit palit yung screw, para yung kain ng thread is still the same. Okay, yan. So, ang panghigpit naman ito is talagang ganyan. Sali-salisi yan eh. Okay. So, isalisi naman natin tong isa. So, another 3. And the last one. Ngayon. Medyo matatagalan nga lang ngayon ang ating video kasi nga I walk you through the process of changing the venturi para makita nyo na talagang pinapalit natin yung venturi nya, no? Okay. So binarahan natin yung mga butas nya, and then yun, para makita nyo talaga. Higpit natin. Okay. Yung opposite side. Opposite. Ay, higpit. Tapos doon naman. Dito. Okay. Dito. And then doon sa kabila. Okay. Ayan. Nakabit na natin tong primer. Nagpa-prime na gas. Bali yan na lang ang gagana, no? Tapos pag pinander natin siya, let's try to see if may dudura pang gasolina doon sa butas na yon na binarahan natin yung apat na mga jets. Okay, so bali ang gagana na lang ngayon is yung primer. Kaya bababa ko lang tong video kasi hindi maka ano yung okay yun, naishoot ko na yan. Okay, medyo mahirap lang kasi pag nag-iisa kang nagbibideo, no? Okay, then higpitan natin siya at ngayon paandarin na natin. Okay, so ganun lang kadali, no? Parang madali lang, parang lang. Okay, ngayon paandarin natin siya. Okay, let's try kung aandar. Okay, nawala pa yung hydrogen kasi hindi pa naman tayo magpa-power, no? Paandar lang.
Diyan siya, no? Pero tingnan natin kung may dudura pa rin doon na gasolina. Meron pa rin, pero konting-konti na. May dumudura sa primer jet. Okay. And then, yun nga lang, parang may konting hesitation siya. So, kailangan siguro mag-adjust tayo ng ito, mixture. At tignan natin ito may hesitation. Okay, konti na. Ngayon, so, okay. So, ayun, nakita ninyo talaga actual na pinalitan natin, ano, venturi. Ito yung isang jet ang itinira natin, ano. And yung nakakabit doon is puro sarado na, wala nang jet na bukas niya na. Okay, so now huwag natin asahan, ano, na makakaahon yan dyan sa pataas na yan. Okay, papunta doon sa gate palabas kung wala yung hydrogen, kasi without an additional power dito sa hydrogen na to, dito yan, ganito yan actually, naka ganyan na na. Okay, pag itinakip natin yan, dito siya. Okay, in replace doon sa venturi. Okay, ganun yan. Kasi pag wala yung ayudang power galing dyan sa ating hydrogen, huwag mo sa hang papower yan pataas doon. Alright, ngayon hanggang dito muna, no? Abang na lang tayo ulit hanggang sa susunod nating experiment. Okay, samahan ninyo ako, ha?